Since medyo marami akong nababasang comment regarding sa seat height ng ZX25R kung abot ba ng 5'4 tong motor na to, sa quick video na gagawin natin is alamin natin kung ano ang minimum na height requirement para makagamit ng ZX25R. Although wala akong kasama na 5'4 ang height, pero may kasama naman ako dito, which is yung asawa ko. 5'2 yung height niya, so i-check natin kung abot niya ba tong ZX25R. So itong asawa ko, 5'2 ang height, so ganyan ang itsura kapag nakasakay sa ZX25R. As you can see, tiptoe yung position niya dito. So dito. So ganyan ang itsura. Kung lalaki ka, medyo kawawa yung belt logs kasi nakadikit dun sa tangke. Pero kung babae ka naman, kayang-kaya mo. So ayan. Ano masasabi mo? Kaya mo naman. Ha? Hindi ko lang ma-relax dahil nga mabigat. Pero kung i-relax ko yung katawan ko, hindi siya yung tiptoe na yun sa tip ng ano mo paa. Papaganon ko. Nandun pa sa balls ng feet, no? Kasi yung leather yung sapatos. Oh, leather yung sapatos niya. Pero ang isang trick dyan, pwede ka gumamit ng riding boots or tactical boots, yung parang pang sundalo, para medyo makapal yung ilalim niya, medyo dagdag inch, para mas komportable ka. So ito, ikutan natin. So yan, medyo tingkayad na tingkayad talaga. So ganyan naman kapag nakatalikod. Ang sexy tignan, no? Kunyari, traffic, nasa stoplight. Yan, ganyan yung itsura nyo. So, ganito naman ang itsura kapag nakasakay kayo sa ZX25R. So, ayan, make sure nyo lang na medyo malayo yung belt locks nyo sa tangke para mas komportable. So kung nakikita nyo, flat-footed ako dito sa ZX25R, at i-make sure nyo lang talaga na medyo nakabend yung elbow nyo para hindi kayo mangalay kapag nasa sports bike kayo. So ganyan ang itsura natin. So ito naman yung comparison nya sa 5'2 na height. Siguro ang opinion ko dito is sa stock na ZX25R, siguro 5'2 na yung pinakasagad na kayang sumakay sa ZX25R. Kaya naman siya dayain gamit yung boots, at pwede mo naman tabasan ng konti yung upuan kung gusto mo para mas bumaba pa. Kasi kung medyo mas mababa pa yung height mo, like 5'flat or 5'1, baka siguro hindi na kakayanin or mahirapan ka na sa traffic or kapag nagmamaneuver ng motor. So I think dito ko na lang din tatapusin yung vlog natin, at maraming salamat sa panonood nyo sa ating quick video. So kita-kita na lang ulit tayo sa next vlog.